Eh, maganda tanghali. Tapunta mo. Tapunta mo. Ako, punta. Ang kagaling natin. Kaya napakita na kita naglalakad. Saan ka galing? Hindi, bukal sa kalubang ko ito na magbibigay ko sa iyo. Yung biyaya na ibibigay ko sa iyo. Ayaw, okay lang. Snack lang. Yan lang gusto mo? Okay lang. Tanggapin mo. Ako lang tanggap. Gawa na. Sana, yan. Salamat. Pagkasa sa iyo. Salamat kayo. So let's go mga idol, welcome to my YouTube channel, Panuli Official. So isang small YouTuber dito sa lalawigan ng Quezon Province at hanap buhay natin, tricycle driver mga idol. Panibagong araw, panibagong vlog. So mga Panuli friends, at big shout out sa inyo. At ito, meron na naman tayong naispatan mga idol dito sa Maharlika Highway, National Road. Grabe mga idol, mga Panuli friends, ito'y kanina ko pa naispatan. Halos ay kaninang bago mag alas 12 ng tanghali. So ang oras ngayon, alas 3 na ng hapon. At ito, naispatan ko na naman mga idol. Talagang naglalakad siya. Ito, babae pa naman mga idol. So pambihirang buhay. So let's G mga idol, ito. Subaybayan ninyo at susubukan kong kausapin mga idol. Yan, tumabi ako dito sa lugar na ito. At mabagal ang lakad niya mga idol. Oh. Parang wala siya sa sarili mga idol. So tara, let's go. Subaybayan niyo mga kaganapan at kakausapin ko. Titingnan ko kung magre-respond sa atin. Hindi ko kasi kilala ito mga idol. Babae pa naman. Pambihirang buhay. So ito, palapit sa atin mga idol. At talaga namang ganyan lang lakad niya. Mabagal mga idol. Alright? Yan, at dito lang tayo sa tricycle. Yan, susubukan natin kausapin. Eh, maganda tanghali. Kapunta mo. Ako, punta. Ha? Ay, nakapag lalakad ay. Sakay ka, hatin kita. Dali, libre. Dali. Ihatin kita, libre. So, ayan mga idol at tuloy-tuloy na naglalakad mga idol. Mabagal ang kanyang lakad. Talagang parang wala sa sarili mga idol. So, nakakaawa itong babae na ito. Paano kaya ang gagawin natin dito mga idol? Yun, at ito may naglalakad na babae ay tinanong ko din yung babae at kung kilala niya, hindi raw niya kilala mga idol. Ayan, at babalikan ko mga idol, wala tayong pasahero. Mag-u-turn ako at ito, direksyon niya ay papunta ng bayan. Yun, ayun, naglalakad siya sa kaliwang bahagi mga idol na yun. So, subukan ko talagang kausapin ito mga idol. Pipilitin natin mga idol. Kasi ay mahirap malapit ng gumabi mga idol. So ito, babalikan ko ulit mga idol. Yan, tingin muna tayo sa tabi at mag-u-turn tayo. Pambihirang buhay ito mga idol. Ito. Alright mga idol at susubukan kong alakin na kumain. Pakakainin natin ito mga idol. Dati, papakainin kita. Ha? Taka, saan ka ba? Diyan. Anong barangay mo? Antipayan. Ay, napakasi naglalakad ay. Ha, paano ka? Ha? Bakit talaga kita sa may pansol kanina ay? Ha, baka may matutulong ako sa iyo. Ano? Baka may matutulong ka ng pera. Hindi, bigyan ka ng pangkain. Try ka muna sa akin. Saan ka galing ate? Ha? Kanina pakita na kita naglalakad. Saan ka galing? Malapit siya? Gumaka. Gumaka? Tapos saan ang punta mo? Doon niya ba? Ano ka, babae ka? Babae ka o? Babae. Babae o lalaki? Babae. Ah, ikaw yata yung gay ay. Gay ka ba? Babae oy. Babae ka? Ay, Bisaya ka. May punto kang uy. Taga saan ka? Ha, Cebu? At taga Cebu ka? Ang may asawa ka? Ha? May asawa ka? Gandang bata pa naman ito oh. Kanina pa ito naglalakad. Baka hindi ka pa nakain. Ha? Hindi ka pa nakain ano? Okay lang ako kuya. Parang wala kang sarili ate. May problema ka?
Hatid ka namin sa inyo. Ha? Hatid ka namin doon. Huwag na. Ha? Kasi naawa ako sa iyo. Naglalakad ka. Lalakad ka na lang. Sige, bahala ka. Sige, sige. So, ayan mga idol, at bumaba na si ate sa ating tricycle at parang nakulitan sa atin. At ito, talagang naglakad na lang siya mga idol. Mabuti na lang mga panulipres at ako'y nagtanong-tanong dito sa tabing kalsada. May isang bata na nakakilala sa kanya. Itong batang ito. At nagpasama ako dun sa lugar kung saan nakatira itong babae na ito mga idol. At ito pala'y kilala daw niya yung mga bata dito at nakakalaro daw o nakikita niya itong babae na ito dito sa lugar na ito. Malapit lang nga naman mga idol, so nagpasama tayo at para makumpirma natin, para makausap natin, ma-rescue man lang ito. Kawawa naman yung babae. Yan mga mabutit, may kamag-anak pala dito. Dito pala siya, kumbaga dito siya atin nakatira. Sa likod pa. Doon pa sa likod na bahagi. Yan mga idol. Ay, open pala ito. Toy, magandang hapon, Toy. Kilala mo yung babae na yung naglalakad? Kasi nakita ko dun sa Along Maharlika Highway kaninang alas 12 ng tanghali. So nagpaalam naman po. Ha? Nagpaalam. Anong paalam niya? Sabi daw po ay mag-uuli lang siya, uuwi naman po. Nagpapaalam. Ano kaya po nung nakakapumunta po ng Maynila, bumalik din naman po kanyan. Dito? Opo. Ah, gano'n naman pala. Maalam naman po siya, kaya nagpaalam. Kasi nag-alala kami, dahil halos ano ay... Ano po siya, pag naglalakad talaga, gano'n lang po talaga siya. Bali, ano mo siya to eh? Tita ko po, kapalit po siya ng mama ko. Dito na atin siya yun? Dito po siya nakatuloy, sa kinuha po siya galing Cebu ng papa, ng tatay-tatayan ko, kapatid po ni mama. Ah, kinuha siya sa Cebu. Bakit, ibig sabihin, tubong Cebu siya? Opo. Ano may problema sa... Na stress po sa... Stress. Oo, kasi baka mapabayaan ninyo. Kasi nasa highway siya. Mm-hmm. Naglalakad siya sa tabing kalsada. Halos walang katao-tao. Puro sasakyan lang. Parang wala siya sa sarili. Opo. Ay, ako'y napadaan. Tapos ngayon, anong oras na ngayon, nakita ko na naman, nandiyan siya. Naglalakad siya para wala siya sa sarili. Mm-hmm. Ay, sabi ko... Basta po, pag halimbawa kasi po, pinipigilan po namin yan, nagagalit po siya kapos siya nagwawala. Pero hindi naman po siya nananak kasi hindi naman po kami. Mabait siya! Kaya nga, babalik po yun kasi po pag halimbawa po pinigilan po namin siya, nandyan siya sa bahay, magagalit pa po siya kung ano-ano po ang gagawin siya kapos siya nagwawala. Pero pag sinabi naman po siyang uuwi siya, dito lang ako maglakad-lakad. Ang Bisaya po bagay Bisaya ang talaga salita. Ganun nga, napansin itong maglakaw-lakaw din daw siya. Kasi pag sinabi ko pong, pag sinabi po niya mong ano, babalik siya, panatag po kami babalik siya. Sige, sige, okay na pala. Kaya po nung nakaraan po kasi pumunta yan ng Maynila. Oo, nakapunta na siya. Hindi po namin alam na pumunta siya ng Maynila. Tapos hindi po nagpaalam. Pero nakabalik naman po siya. Nakabalik naman. Okay naman pala. Ay, sige. Salamat. Sige, at ako na salamat po. Kasi ako to yung nagbablog. Nagbablog ako dito. So marami na ako nakita ng ganyan. So, ano nangyari? Naispatan ko din siya. Naglalakad siya kasi wala siya sa sarili. Ngayon ko lang siya naispatan kaya sabi ko, sinong babae ito? Sabi ko, dapat ito matulungan. Mabuti na nga lang itong isang bata, nakilala niya. Ito ang alam po namin sa katawan at katabuhok. Siya lang naman po ang nagagawa. Ay, ang ganda pa naman ang suot niya. Talagang nakapurma siya. Tapos, may bag siya. Opo. Parang wala nga sa sarili. Ang sabi ko, baka ito bumawa. Sabi ko nga po, baka uuwi siya. Baka may pupuntahan na naman. Baka ito yung sabi ko, bumabasa-basa. Nasaan na ba? Na ito na, sa may pabanggisian na. Toro. Isakay natin, may tricycle naman ako. Dali, sakay natin. So ayan mga idol at nakasalubong na nga namin yung babae na naglalakad pa rin mga idol at ayaw niya sumakay ng tricycle, so parang pauwi na siya dun sa kanilang bahay at ayan talagang naglalakad na siya, papasok na siya dyan sa Eskinita mga idol at yun nakita naman ng kanyang pamangkin, so hindi na tayo susunod rin mga idol. So ito mga idol at pagkalipas nga ng ilang araw ay bumalik tayo dito at bibisitahin uli natin yung babaeng ating naispata nung nakaraang araw at ito, nandito yung kanyang kapatid na mismo nakausap natin. Kaya gayon. Nagkaroon siya ng problema. Oo, tapos yung anak niya na si Bo. Oo, nabalitaan mo dun. Oo. Yung iba niyan, yung anak niya na sa kapatid ko, sa si Bo. Pero yung
Yung kapatid niyan, nasa Cebu nakatira, yung kapatid ko din. Nasa Cebu talaga. Kaya pala siya mayroon dito, yung gusto magtrabaho, kaso lang hindi nga pwede magtrabaho, gawa nang may ano nga. Parang may, parang sa, ano yung pinagamot na ninyo? Ha? Pinagamot na ninyo? Pinapahirot ko lang dyan sa ano, gawa ng binat yan eh. Sa mga albularyo? Oo. Oo, dapat pagamot na ngayon. Meron siyang maintenance? Yeah. Ah, wala. Pinano ko lang yung gamot na pampatulog para siya makatulog. Kaya pag walang cellphone yan, hindi na maano. Oo, kailangan lang ito may kausap. Gusto nito yung lagi may kausap. Kaya sa abo siya, naalis nga yan, minsan naalis, naglalakad. Nakalagyan na Maynila yan eh. So ito yung na-vlog ko na, marami na makakapanood nito at maraming tutulong dito. Bahala ko sa ano, sa palagay mo, maraming tutulong dito. Anong kahilingan mo dito para maipagamot? Oh, para mapagamot lang ano. Kasi ano na kasi yan eh, nabinat yan. Nabinat? Ano? Oh, sa binat nga yan, totoo nga. Sa binat yan. Kaya, pagayon yun, hindi papagamot. So ito mga idol, at pagkalipas ng ilang araw ay bumalik tayo dito sa mismong bahay na nung babae. Yan. Tao po, magandang tanghali po. May tao po ba? Magandang araw po. Yan, at nandito po si Panuli. Tao po. Pasok na po kayo, sabi niya. Pasok. Salamat. Magandang tanghali. Yan. Ay, ate, ate, magandang umaga. Kamusta? Ha? Kamusta? Ako kuya ay naka-vlog. Ah, itong bahay ninyo. Bahay po ito nung... Ay, yung pang bahay talaga namin ay nagpagawa lang po si Papa dito ng bahay. Asan niyo, kuya? Yung pasensya na, pasensya na ako na pa... Subali siya, sino... Ibig sabi siya... Bana niya, kapatid ko. Ah, yung bana... Bana yung babae ba? Yung asawa po yung magkap... Yung... Kapatid ko yung laki. Ano na? Laki, kapatid. Yung... Siya, sino kapatid niya? Laki. Yung laki ba? Yung papa mo. Papa mo kapatid niya, mm-hmm. Ilala. Mm-hmm. Si Lala ikaw, tapos yung papa mo, ano ang pangalan? Juby po. Juby? Papa na rin niya, ayuan niya. Papa mo 'yun. Mm-hmm. So bali kaway anak ni Juby. Juby. Di tita mo ito. Oy. Kasi nga ako 'yung nagba-vlog, eh, baka mamaya ay sabi ko, baka may maitutulong ako. Kasi nung minsan nga, nakita ko siya sa kalsada. Di ba nung isang araw nakita kita naglalakad ka? Sabi ko eh, kumustahin kita kung kumusta ng kalagayan mo. Yan. Si Ate Lalay, ilang taong ka na? 31. So tubong ano ka? Huh? Anong lugar mo? Mindanao. Mindanao? Saan sa Mindanao? Surigao City. Surigao. Ah, Surigao. Kasi nung nakaraan, sabi niya ay Cebu. Saan ba talaga ang address mo? Surigao. Surigao. Oh, no, Surigao City. Surigao City. Mga kamag-anak lang po kami sa Cebu. So, sinong kasama niya dito, kuya? Nandito man po yung kapatid na ni Papa. Makakapatid po ni Papa. Yung kapatid niya. Yung kapatid niya? Saan na yung bahay niyo, kuya? Dito lang, malapit lang ako. Mag-vlog ka? Oo. Nakakapanood ka ng mga vlog? Oo. Nakakapanood ka? Ah, meron ka din cellphone? Naman. Ha? Bago pa na yung pangalawang cellphone niya. Amo ba? Mayroon ka ating asawa? May asawa ka? Hiwalay na. Kasado kami, hiwalay. Ah, anong kasado? Kasal? Oo. Kasal kayo? Kasal. Saan? Sa Cebu? Sa Cebu. Sa Cebu, sa Surigao? Sa Cebu. Ganto ate, gusto kong... Gusto kitang tulungan. Kasi... May mga makakapanood dito ang ating vlog. Ayaw mong makita sa vlog. Okay. Kasi makita ka ng mga kababayan natin na... Kasi ang mga Bisaya, napakababait. Napakababait. Baka hipuin ang puso nila. Okay, ginaganyan din ako doon sa SM. Saan? Sa SM. SM. Saan SM? Sa Cebu. Ah, sa Cebu? Ginigyan ako 200 doon. Oh? Ah, sa Cebu. Ibig sabihin kailan pa siya dito? Limang buwan na siya dito sa lugar ninyo. So, paano siya nakapunta dito? Kinuha po siya ni Papa.
kinuha doon sa Cebu. Sa Cebu. Ah, may bahay kayo sa Cebu? May bahay? Wala po. Yun nga po yung sisirain ng bahay. Kaya wala, sila ay numalis na din. Ah, parang ididimulis na? Oo. So yung asawa mo, nasa na? Nandun sa Pinamungahan. Pinamungahan? Ano yun? Ano yung bayan yun? Mm-hmm. Bayan ng Pinamungahan? Hindi ko rin alam yun eh. Pansin na sa mga tanong ko. So, hindi na kayo nagkikita ng asawa mo? Wala na. Wala na kayo? Ay, noon na, nagkita kami, pero pisikan lang. Sports lang? Parang ganun lang. Oo, ganun lang. So, may mga? Wala na kami. Ah, wala na talaga kayo. Wala na. Ngayon, wala na kayong komunikasyon? Wala na. Ah, sa Facebook meron. Sa bata lang. Meron kayong anak? Mm-mm. Ilan ang anak mo? Apat. Nasaan sila? Nandun, sa kanila. Ang saan? Ang tatlo sa kanila. Ang tatlo. Sa Cebu? Mm-mm. Ang isa? Unang sa kapatid. So, hiwa-hiwalay sila? Sa kapatid ko. Meron. Nandiyan sa... Nag-aaral. Saan? Doon, sa Cebu. Ah, nag-aaral sa Cebu lahat yung mga anak mo? Ilan taon yung panganay? Ten. Six. Six yan. Tapos? Six yung babae. Seven. Five. Duha katuig. Yung bunso, duha katuig. Bata pa, ano? So, ano ang alaga yung papa nila? May bahay sila doon sa Cebu. So, hindi... Tananim na yung ano niya, mga may papa niya magtanim ng ano, kahit ano. So, bakit ka pumunta dito? Bakasyon. Pumunta dito, bakasyon. Bakasyon lang. So, kailan ka balak na umuwi ng Cebu? September pa po. September. Uwi ka ng September para makapiling mo yung mga anak mo. Wala. Maglaong ng ano, binabantayin ko mga manok. May mga manok ang binabantayin dito. Dari. Oo, maganda naman dito sa lugar mo. Parang mahangin siya. Tapos yung... Hindi ko dati naintindihan yung sarili. Pasensya na kuya ha. Yung noong nakaraan ba. Pasensya na. Hindi nagulat lang kasi. Hindi ko naintindihan yung sarili ko ba. Napasaran siguro. Kasi ate yung... Kasi yung asawa ko ay Bisaya din. Kaya sabi ko, gusto ko sana ipakilala sa iyo yung asawa ko. Kasi parehas kayong Bisaya. Tubo siya na Bilyaba, Leyte. Kaya ang salita niya, Bisaya din. So sa susunod na araw, pagbalik ko dito, isasama ko yung misis ko para makakwentuhan mo. Ano? Okay sa'yo? Para makakwentuhan mo siya. Kasi may mga salita ka na talagang sulit kang Bisaya. Ano yung salita mo? Ano yung salita ninyo? Sorry. Bisaya. Maroon niyo ako sa Bisaya. Cebuano ba ganyan? Cebuano salita. Ikaw taga dito ka, Pure, no? Oo, Pure ako ng taga Quezon. Pero yung asawa ko ay Cebuano. Oo, Cebuano rin salita nila. Kumbaga, maroon talaga siya mag-Bisaya. So ako, ang Bisaya ko gamay lang. So, anong pinagkakabalahan mo ate dito? Yeah. Anong ginagawa mo dito sa... Ito, maglaw lang. Magbabantay lang manok. Babantay ka lang ng manok. So hindi mo namimiss yung mga anak mo? Namiss ko. Naghalap ng anong makakwarta ba? Nagkapira. Ngayon, wala kang trabaho nga? Pero dati, nung nasa Bisaya kami, trabaho ka? Oh, sa una ba yun? Sa una? Anong trabaho mo dati dun? Bar. Ha? Nasa bar. Ah, may experience ka sa bar. Nagtrabaho ka. Ano, saan lugar yun? Diyan lang sa
Lapu-lapu. Lapu-lapu. Oh, matagal ganda na yun? Ah, matagal na. May ilang taon na? Matagal na. Tagal 16 na. 16 pa ako noon. Ah, 16 ka pa noon? 2 years ago, 2 years. Ah, 16 years old ka pa noon? Wala ka pang asawa noon? Katrabaho ako. Ah, katrabaho ka. Tapos, nakilala ka nung asawa mo? Ano na? 20 ako. Ah, 20 years old ka na nung makilala ka niya? Nung mag, 20 siya, 20 plus. Oo. Ah, 20. Tapos, nagkaanak kayo? Ah, mag... Nagkaanak kayo ng asawa mo? Oo. Uh-huh. Apat nga yung anak ninyo. Uh-huh. So, nandun siya ngayon, yung mga anak mo nasa Cebu. Nasa kanya. Oo, oh, ganun pala. Ganda pala ng kwento ng buhay mo, ano? So, hindi ka naiinip na hindi mo nakakasama yung mga anak mo? Yan nga, Angie. Yan nga, wala akong tabaho dito, naiinip ako. So, ako na lang mag-atiman sa mga anak ko. Wala. Hindi susuporter yung dapat ang ano. Hindi na, hindi nagsusuporter? Pag nasa ko ang hindi magbibigay. Ah, pag nasa iyo yung mga bata, hindi siya magbibigay. So, kaya kailangan nasa kanya yung mga bata. Doon lang yun. Doon lang. So, ilang buwan ka na dito? February. Anong buwan, Toy? Anong buwan? February. Basta po, sa ano po ako. March. Sa buwan ko na ano yung kanyang... March, siguro na punta kami dito, Kuya. So, yung sabihin ay, anong kondisyon niya? Anong kondisyon mo, Lala? Anong nararamdaman mo? Saan? Meron kang, ano? Saka mental health, parang ganun. Parang may sakit ka, ganun? Wala man. Wala, sa pakiramdam mo, wala kang... Wala. Normal ka, kumbaga. Oo. Ano lang, anong pinagdadaanan mo? Anong iyong pinagdadaanan sa sarili mo? Bakit pag kami sa naglalakad-lakad ka, ganun? Gusto ko magkapira. Oh, gusto mo magkapira, naghahanap-hanap ka ng matatrabaho, ganun. Yun, kasi yun nga, sabi ko nung isang araw, sabi ko, ano kaya kung balikan ko si Lala? Lala ang pangalan mo, ano? Ganda naman ang pangalan mo. Anong apelyido ninyo? Guzman. Ha? Guzman. Di Guzman? O, di Guzman family pala ito, mga ito. Ang mga kamag-anak mo nasa Bisaya. So, ang kapatid mo dito, isa lang yung papa lang nito. Tatlo kami dito. Ah, tatlo kayo magkakapatid dito? Tatlo nga siya, Toy? Ah, tatlo sila magkakapatid. Yung dalawang kapatid niya, may pamilya? Ano po? Pakas po, may pamilya. Oh, siya lang ang walang pamilya dito. Opo. Kumbaga, kinupkup nila ito si Lala. Dinala dito. Nagbalo ka, Kuya? May mga magulang ka pa, ate. Ha? May mga magulang wala ka pa. Wala na kami magulang. Patay na. Papa? Patay na. Wala na din. So, kayo nila magkakapatid na magtutulungan. Kaya sinama ka dito. Ilang kayo magkakapatid lahat? Mayroon Tatlo kayo magkakapatid? Doon. Mayroon. Ilang kayo lahat magkakapatid? Napulo. Ha? Napulo. Sampo. Marami pala kayo magkakapatid. So, kayong tatlo nandito sa Quezon. Ano? So, nagbabakasyon ka lang pala dito. So, may pangarap pa din na umuwi ng... Si Manny na magbibigyan ng pamasahe. Bigyan ka ng pamasahe para makapiling mo yung mga anak mo. Oo, ang lilit pa ng mga anak mo, ano? Ang lilit pa ng bunso mo. Yung asawa mo may... Oo, meron. Meron siyang mama, papa. Buhay pa. Magkakasama sila doon? Magtatanim. Saan lugar yung kanilang yun? Ha? Saan yung lugar yung... Sa Pinamungahan. Pinamungahan. Butong. Anong nakakasakop na bayan doon? Butong. Gumamela. Cebu. So kasi ito ipopost ko ito sa YouTube kasi baka may gustong tumulong sa iyo. Ayun lang. Wala kang ininom na gamot na pang maintenance? Enervon. Anong maintenance siya, Kuya? Enervon. Ano Enervon?
upang pampalakas ano, pandagdaga resistensya para ikaw ay maging malusog. Yan, gura ka. Wala man akong ibang intention, ang gusto ko lang eh yun nga, ma-vlog ko siya para kasi ang dami kasing mga kababayan natin ng mga Bisaya na gustong tumulong. Gusto nila makita yung iyong kalagayan, ano bang nangyari sa iyo, ano bang kondisyon mo, yun. At tingin ko naman sa iyo, eh, mukhang okay ka naman. Ako ay nagagandahan din sa iyo. Kumbaga, minsan po ay kalmado siya, minsan po ay hindi. Ano siya na ipatsi? Ano na, baka na ano po sa pasalang yun. Napasaran. Nung bago po dumating dito, inano po namin yan, na ano yun sa matres niya. O baka na e-stress lang. Ay may time po na goods naman siya. Ay ayaw, hindi naman, ayaw niya po na sinasabihan siya ng mga kung ano na. Mayroon siyang ano sa pag, may sa mental health. Pero kami po, gusto naman po namin siyang tagalin yung taso. Hindi naman tinatanggi po niya na hindi naman daw po siya sira ulo. Parang ang tingin sa sarili niya, normal. Gusto naman po ni Papa is pagalingin siya, ay ayaw naman niya. Mm-hmm. Ay kasi minsan may time po kagaya ng pagkahapon. Inabot na naman po, nagbasag na naman ng mga buhok. O gano'n, may time na gano'n talaga. May time naman po na maayos siya. Kapag may time po na pinitilan siya ng gamot para makatulog. Ah, may ganon. May iniinom minsan. So dati nagpatingin ka na sa Cebu? Yeah. Ah, wala pa. Hindi pa ako nagpatingin sa ano ko, sarili ko. Kailangan pa ako may pera bago magpatingin. Oo, kailangan may pera. Kasi dito sa Lupis wala akong alam na... Wala akong alam dito sa Lupis, ano, ng mga patingin na naman. Sa Cebu. Sa Cebu, meron Cebu. Saka siguro sa Maynila. So, pag may nakapanood... So, malayo kasi dito. So, pag may nakapanood dito ang ating video, baka may gustong tumulong sa iyo. Daling ka sa Maynila, sa mga nag-check up. So, malaking bagay yun. Di ba, kuya, no? Kasi tayo, kumbaga ako, nagbablog lang ako, wala din akong kakayanan. Gagabi nga po ay ano, lalayas na naman niya papunta ng Boracay. Wala. Gusto mong gumalala? Ano po ay pinigilan siya. Gumala. Huwag pa ng pera mo, saan ka kukuha ng pamasahe mo? Maganda pa rin yun. Oo. Foreigner. Ay, naghahanap pa ng foreigner. Wala. O baka may makaparoon ng foreigner nito, manawagan ka sa mga foreigner. Hmm. Kasi ang iniisip ko ate, yung... Meron man sa cellphone. Ah, meron ka? Hmm. Meron kang ka-chat wala sa... Wala pa, hindi pa. Wala pa. Ilan taong ka natin? 31. Bata ka pa ay. 31 ka palang ano pala. Ba? Hindi ko makapaniwala. Hindi ka naniniwala, bata ka pa, ang ganda hindi nga. Hindi pa, hindi ko makapaniwala, mag-vlog. Ang ganda nga, parang artistahin ka eh. Ang tingin ko sa'yo, para yung artista dun sa telebisyon. Maganda talaga mga taga Cebu, no? Tubong Cebu talaga kayo? Ha? Cebu talaga kayo? Mindanao po. Ah, Mindanao? Ito pure sa kumagawa. Hindi ko makapaniwala, mag-ano ka. Hindi ka naniniwala na nag-vlog ako. Nanonood ka ng mga vlog? Oo. Ano, sino paborito mong mga vlogger? Hindi ko kilala lahat. Hindi mo kilala yung mga vlogger? Tinitingnan ko lang yun. Hmm. Malay mo, sa isang araw, may mag-response sa atin, gusto kang tulungan, gusto kang ipagamot, o di babalik ako dito at ipapahihatid ko sa iyo yung ipararating na tulong ng mga kababayan mong Bisaya. Kasi ang dami mga Bisaya, lalo-lalo na nasa ibang bansa. So, gusto mong manawagan sa mga Pilipino na may mabuting kalooban. Anong hinihiling mo sa Diyos kung sakalit na ikaw ay tutulungan? Anong kahilingan mo? Mayong lawas. Ganyan lang, mayong lawas. Tagal ng taso kinabuhi. Ang pamilya mo. Kailan ako pamilya. Ang pamilya. Sungi ako. Ano pa? Yan lang. Gusto mo makapiling yung pamilya? Ito may magkakapatid. Plano ko nga, magka-ano kami ba lahat? Magka-ano
kami baga, salo po, tayo, pera. Pera ang problema. Yung panggasto sa araw-araw, ano? Tapos lalo yan, dito. Tapos anong minsan mo doon sa mga anak mo na naiwan mo sa Bisaya? Okay naman yun doon sila. Okay naman yung ano, yung lola nila, lolo. Hindi pabaya sa pagkain. Mabait po niya. Sila nag-aalaga doon? Alagad man yun, yung lola niya. Mama niya ang alagad sa simbahan. Gusto ko pa magkatrabaho. Kasi kailangan talaga magkaroon ka ng trabaho, yung normal na trabaho para hindi ka ma-stress. Kasi ang una-unang kalaban natin yung stress. Pagka tulad yan, paupo-upo ka lang dito, maghapon, nag-iisip. Lagi? Bisan, ano lang? Yung na... kasambahay siguro. Pwede sa kasambahay. O baka tayo may mga viewers na willing na tulungan ka, kuhaan kang kasambahay. Mapapayag ka sa ganang trabaho kahit yung kasambahay. Nakapagtrabaho ka na dati. Magloto lang, maglamba. Pwede pa yun. Para may pera ko pa uli pa. Oo, kasi yun ang importante, yung mayroon kang trabaho para ikaw ay hindi ma-stress. Kasi ang matinding kalaban natin yung stress. Oo. Mag-stress ako, mag-inom ako ng ano, herbal. Oo, kailangan mayroon kang maintenance na gamot. Herbal. May yung mga herbal na ginawa sa mga ano, mga kahoy-kahoy. Yan iniinom ko doon. Anong sakit yung malapa ang sakit ko. Oo. Sasakit ako doon. Kasi usong-uso na ngayon ang mga vlog, yung ganitong video, simpleng video lang, pero hindi natin alam, napakaraming tao na gustong tumulong. Lalo-lalo na yung mga kababayan mo, gusto ka nilang tulungan. So pag may nagpaabot ng tulong, pipilitin ko makarating sa iyo para... Umalay mo, tuturuan din kita mag-vlog para pagdating mo sa Cebu, mag-vlog ka na rin. Mayroon ka cellphone? Oh, bago pa lang yan, kuya, binigay. Sinagbigay? Ha? Sinagbigay? Kapatid. Yung kapatid mo dito? Oo, para nga ikaw may aliwan. So siya ang kasama mo dito? Opo. Kay, para ikaw umbantay sa kanya. Pagkagabi kayo magkasama. Oo, tatlo po kami dito, yung kapatid po ni Papa. Dito rin siya natutulog. Kapatid ko. Okay naman dito. Kuya, kain kuya. Ha? Anong ulam ninyo? Paksiw. Patingin. Ah, patingin ang paksiw. Kain. Kasi ulam mo, patingin. Inaalok tayo mga ilan ng pagkain. Pinaksiw. Oh, pinaksiw. Sino nagluto niyan? Si Ara, ako dito kayo sa bahay. Sino nagluto? Ako. Ikaw? Oo, galing ko mo. Galing mo naman pala magluto. Tapos ito. Kanin. Unang, di ka pa yata kumakain. Bago pa yung kanin, di ka pa kumakain. Oo, bago pa yung kanin. Kumain ka na, hindi pa? Ha? Kumain ka na, hindi pa? Mamaya na. Yan, kain ka na. Salamat, kuya. Kain ka na. Salamat. Kain ka na ta. Para... Ayun, naistorbo tuloy. Naistorbo tuloy kita. Ika, kuya. Ha? Gusto mo kumain? Hindi na, ikaw na lang. Sige, salamat. Yun, magsanto ka na, takoy... Salamat. Sige lang, kuya. Okay, babalik din sa isang araw. Yan yung asawa mo? Oo, ipapakilala ko sa yung asawa ko para mas maganda ang kwentuhan. Ano? Para masaya. Ano? Yan. Ganda na lang, bibigyan na lang kita ng pang ano, kuya? Pangkain-kain mo. Pera, bigyan kita ng pera, pangkain. Gusto mo? Ayun lang. Ha? Ay, wag lang. Bakit pang kwan lang, pang merienda lang? Wag na. Ha? Wag na. Bakit? Ha? Bigyan kita ng pangkain, pang merienda mo lang. Kuya? Para, alam naman ng kuya mo, sinabi ko doon sa kuya mo, bibigyan lang kita ng pangkain. Hindi. Kumbaga, bigay ko ito sa iyo. Tulong, kumbaga, ano, ang tawag doon, ayuda, bigay, papasko. Alam ang tawag doon sa ganun? Bigay nga ay. Para may ano ka, na ano ba, na ano ka. O, na ano? May masamang karamdaman. Baka masamang pakaramdam ko? Baka, ang tawag doon, pag nagbigay ako sa iyo, parang masamang pakaramdam ko.
Hindi bukal sa kalooban ko ito na magbibigay ako sa inyo. Makabigay ako sa inyo ng tulong. Baka sa susunod pagbalik ko dito, eh may dalaw niya akong biyaya. Biyaya? Yung biyaya na ibibigay ko sa inyo. Ayaw, okay lang. Snack lang. Snack lang. Ilang gusto mo? Okay lang yung onion. Snack. Di pa bibigyan ka ngayon ng pang-snack. Meron ako ditong 200. Huwag na. Bigyan ka ng 200 pang-snack-snack mo ito. Pang-snack-snack mo. Oh, yan. Pang-snack-snack mo para ibala ka kahit sabihin mo rin sa kapatid mo, sa mga pamangkin mo, basta bigay ko ito sa iyo, tulong ko ito sa iyo, papasko. Ano, para pangkain mo, pambili mo ng ulam, pambili mo ng anong gusto mong bilhin. Ha, anong gusto mong bilhin? Huwag ka wala ka, kailangan mo yan, kuya. Hindi, marami akong ganito, nakatago. Madami akong ganito. Nakatago. O basta bigay ko ito sa iyo. Tanggapin mo. Ako lang tanggap. Gawat na. Sana. Yan. Salamat. Para panggastos-gastos mo. Salamat kayo. Salamat sa nag-an. Yung team. Nag-vlog. Salamat kayo. Salamat. Sana'y matulungan. Sana'y mahipo yung mga kababayan mong Bisaya. Yung mga magaganda ang buhay. Maigi ang buhay. Makapag-abot ng counting blessings sa iyo. Tulong. Tulong suporta. Ano? So, yun. Sa mga gustong magpahatid ng tulong sa iyo, pagmamahal, kontakin na lang yung aking GCash. Mayroon kang GCash? Wala ko yan. O, yun. Sa'yo na lang. O, para makarating sa iyo yung tulong. Gusto ko yung may sariling bahay. Pag, ano din ako, para hindi mahirapan. Pag-uwi ako doon, wala, mahirapan lang kasi ako mag-uwi doon. Wala, kahit maliit lang. Yung pinto ba? Yung bahay. Ganito lang. Oo, marami nagpapabahay doon. Ganito lang. Ipapasa kita doon sa mga kaibigan natin, sa mga Cebu vlogger. Ipapasa kita doon sa mga kaibigan natin, mga vlogger, mga taga roon, para mapabahayan mahirap, ka doon. Mahirap magkabahay. Mahirap ang buhay. Mahirap magkabahay pag ikaw, ano ba? So yun, Ate Lala, maraming salamat sa iyo. Ate Lala. Lala ko yan. Lala ang pangalan mo. Mila. Mila. Ang totoo mong pangalan, Mila. Mila. Pero ang palayo mo? Lalang. Lalang? Lalang. Tanggapin ko na rin ito, kuya. Salamat kayo. Salamat kayo. Kulang patagdagan pa natin yan. Ay, huwag na. Huwag na, kuya. Ito lang. Ay, huwag magaling. Salamat ha. Salamat at hanggang sa... Hanggang sa susunod, hindi ito yung huling pagkikwentuhan natin. Babalik ako dito. Promise ko sa'yo, babalik ako dito. Salamat, kuya. Dalimin mo yung asawa mo. Para makakwentuhan mo. Ano? Hindi man sa isang araw, basta... Pasalo ako, kuya. Dito, ha? Pasalo, pasensya na kayo, kuya. Hindi ako makapaniwala, mag-vlog ka. Kaya mo, nagkakilala tayo sa ganitong paraan. So kung hindi ako nagbablog, baka hindi tayo nagkakilala. Saka kung hindi ka naglakad doon, hindi kita makikilala. So salamat na sa Diyos. Salamat sa Ginoo at tayo ay nagkakatulungan. Kasi wala ibang magtutulungan kundi tayong kapwa Pilipino. Kapwa Bisaya. Kasi ang puso ko ay nasa Bisaya na rin. Kasi ang may bahay ko, si Mrs. Panuli ay Bisaya. Tubong Leyte. Tubong Leyte. Salamat ha. Salamat kayo, kuya. Ta, nagpaalam na ako doon sa kuya mo, saka doon sa yung pamangkin. Binigyan ako ng 200. Salamat sa mga team vlogger. Salamat. Gibarik di ko niya dari ay. Salamat kayo. Salamat ha. Salamat, kuya. Kukumain ka na, di ko wala ka. Lagi, salamat kayo. Salamat, thank kayo. You. Salamat kayo, salamat. Thank you. Salamat. Uwi na ako ha. Salamat. Amping. Amping, salamat. Amping daw mga idol. So, ayun. So, ayun mga idol. Salamat at nakausap natin ng maayos si Ate Lalang. So, Lalang palang kanyang kanyang palayaw mga idol. So, salamat mga idol. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Wow.